Di ba nabanggit mo ang pangalan, Maxine? Opo, sir. Siya yung best friend ni Cheska. At siya yung nag-set up ng meeting namin dalawa. Baka may alam siya, kaya kailangan makausap din natin siya. Zach is telling the truth. Makikita po talaga sila dapat that day. It was Zach who wants to see Cheska at first, pero pumayag naman si Cheska. Tita, Tito, I'm really sorry. Because I was the one who convinced Cheska na makipagkita kay Zach. It's useless blaming yourself, Maxine. Just tell us what happened next. Sabi ni Zach, hindi raw sumipot si Cheska. I got the text from Cheska. Sabi niya, papunta na po siya kay Zach. So, akala ko po nakarating na siya. Then Zach called me saying, wala pa rin dun si Cheska. So, tinawagan ko po si Cheska. Cannot be reached na siya. I'm really, really sorry, tita. Hindi pwede, wala tayong gawin. Piotr Lopez, ba't hindi nyo muna ikulong yung Zach Flores na yan hanggat hindi ko nakikitaan ako? Kailangan makasigurado ako na wala siya kinalaman sa paggawalan ng anak ko. Ma'am Arian, kunin ko na po si Baby Angelo kasi liliguan ko na po tsaka painumin ng gamot. Okay, sige. Matan, anak. Balita na ba? Wala pa rin. Tristan, tutulong ako sa investigasyon. Wag na. Mas kailangan ka ni Angelo dito. Ay, gusto kong tumulong. Mahalaga rin naman sa akin si Cheska. Just do what I say! Ayaw mo na ako na umasikaso nito. Pare, and that's me na I don't appreciate what you're doing. Mas kampante lang ako na nandito ka at inaasikaso anak natin. Sir, may nag-iwan po dito sa labas. Kaya lang po hindi po kitang mukha sa CCTV. Nakasombrero po. Pwedeng i-detain dito si Zach ng matagal. Wala silang matibay na ebidensya laban sa kanya. So you mean to say, nila pwedeng asuhan si Zach? Yun ay kung wala silang maipipresent na evidence against him. Zach, is there anything that you wanna tell me? Sabi mo na yan. You sound just like Cheska's dad. Pati pala ikaw, di mo ako pinapaniwalaan. No, wait. Hindi sa hindi ako naniniwala sa'yo. Gusto ko lang sabihin mo sa akin lang lahat. Para naman alam ko kung paano kita ipagtatanggol. I hate this! I hate being treated like a criminal! Hey! You are not a criminal! And no one will treat you that way! Desperado lang si Tristan. Naglahanap lang siya na magsisisi dahil pabaya siyang ama at iwan na pagbuntunan. Look, tayo magkakampi rito. Ginagawa ko lahat para makawala ka rito, para maalis ka sa gulong ito. Oh my God! Oh my God! Sino kaya ang magagawa nito? Tristan, you have to save our daughter! No! No! Hindi.
100 million. I don't care! I just want my daughter back! Alam mo, malakas ang kutob ko may kinalaman si Zack dito. At sigurado ako pinagtatakpan siya ni Simon. Paano kung si Simon ang humingi ng 100 million? Paano kung hindi si Zack? Paano kung ibang tao? Sinasabi mo ba yan para ipagtanggol si Simon? Sino? Buhay ng anak natin nakataya dito! Don't you think I know that? I'm just thinking of other possibilities. Alam mo, dapat hindi na ako pumunta dito eh! It's Jesus arguing with you! Dapat dumiretso ka lang sa polis! Tristan! Dalhin mo to kay Arian mamaya, ha? At meron pa naman sobra dito, kumain ka. Kailangan natin kumain dahil pampabawas siya ng stress. So, ibig sabihin niyo po, Ma'am Rose, stress na kayo niyan? Eh, paano na lang ako? Ako, ikaw, Lizelle, ha? Medyo nawiwili na ako dyan sa mga pambobola mo. Kaya gustong-gusto kita eh. Ma'am Rose, nakakaloka pala talaga yung nangyari kay Ma'am Cheska, no? Akala ko kasi, sa pelikula lang, o sa teleserye nangyayari mga ganong kidnapan. At ngayon pa nangyari. Eh, pang padagdag sa inaalala nila Arian yan. Nakakatakot pala mamaging sobrang yaman. Naku, kung ako lang, okay na ako sa ganitong simple-simplihan lang. Hindi man mayaman, at least hindi target ng mga kidnappers. Eh tapos, yung mga batang anak ng mayayaman, akala nila eh, lagi silang hinihigpitan ng magulang. Hindi nila naiisip na delikado na ang buhay ngayon. Yan si Arian, nakaw. Pinalakot ko yan sa palo. Sa sobrang pagdidisiplina. Tingnan mo. Kabait-bait, di ba? Agree naman ako sa inyo doon. May point po kayo. Nakaka-stress nga palang alagaan si Baby Angelo, no? Baka mamaya target na rin siya ng mga kidnappers. Nako, mamamatay muna ako bago nila kidnapin ang apo ko. Hello? Oh, saan ang punta nyo ni Mami? Siguro naman natanggap mo yung package. Nabasa mo yung nakasulat sa likod. Inip na yung anak mo dito. Ngawa na ngawa. Baka maubos ang pasensya ko. Baka kung ano pang magawa ko dito. Sino to? Sino pa bang inaasahan mo? Nasaan ang anak ko? Saan yung dinalangan ako? Mga hayop kayo! Huwag niyo susaktan ang anak ko! Kailan mo may bibigay? Gagawa kami ng paraan. Huwag niyo lang saktan ang anak namin. Ha? Pwede ba? Sige. Iiintay ako. Pero siguraduhin mo lang na dyan sa paraan sinasabi mo, labas ang mga polis dyan. Walang polis. Walang pulis. Pwede ko bang makausap anak ko? Hello? 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 No! No, Tristan! Tristan, ibigay mo gusto ko ni Lange. My baby! Angelo, huwag gagawin ko! Ma, may nag-nudge siya. Dali na, dali na sa hospital. Dali na. Nisirayo siya ni mga gamit ni Angelo. Lopez, pasensya na kayo ha. Eh, nag-iingat kami na walang makakita sa inyo. Pinagbawal kasi kami na humingi ng tulong sa mga police. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Rosado. Sinigurado namin hindi kami nasundan. Anong ginagawa ng mga yan dito? Tristan. Let's all go inside. Doon na tayo mag-usap. Let's go. Sir, clear na si Mr. Flores. Wala kaming mabigat na ebidensya para i-detain pa siya. Well, doesn't my son deserve an apology? So sumama kayo dito para obligyan ako mag-sorry sa anak mo. Hindi pa ako sigurado na wala siya kinalaman dito.
Hindi po dito. Pumunta kami dito para makitulong sa paghahanap ni Cheska. Tsaka po para malaman nyo na mali yung mga binibintang nyo sa akin. Paano mo gagawin yun? Sir, baka yung kidnappers na yan. Paki-loudspeaker yung cellphone. Sinari yan. Robin? Kamusta si Cheska? Hindi pa ulit tumatawag yung mga kidnappers eh. Tell Arian, you can't talk right now. Bakit tumawag ang kidnappers? Eh, wala sana dagdagan yung pag-aalala mo. Pero si Angelo... Kailala siya sa hospital. What, Tristan? She's concerned about Cheska, we get it! Shut up! Bakit, babe? Anong nangyari kay Angelo? Basta kanina, nahihirapan siya huminga kasi iyak siya nahiyak. Tapos, ang taas ng lagnat niya. Sige, pupunta na ako dyan. Bye. Wait, you're leaving? Unbelievable timing! Hindi ka pwede umalis. Kailangan ka namin dito. Kailangan ka ni Cheska. She needs you. Kailangan rin ako ni Angelo, Jenna. Tristan! Tristan, bumalik ka dito! We need you here! Tristan. Kumusta siya? Mataas pa rin yung lagnat niya. Buti nga nakatulog na eh. Ano sabi ng doktor? Hindi pa nila alam kung meron siyang infection. Bukas pa daw natin malalaman. Kina-Tristan, mabukam na. Pahinga ka muna. Sige. May bibilin lang ka. Tristan. Sige. Please, sir. May bibilin ta po. Bakit ang nangainom, ha? Tama ako doon. Anak! Boom! Kami na, hindi ka pa natutulog. Tay! Tapos na exam, nagre-review ka pa. Kaya ka naman. Ang makatulog, tay. Gusto ko makasiguro na tama yung mga sinagot ko eh. Okay ka lang, tay? Ano, Waldo? Sa totoo, kahit hindi ka makapasa, proud na proud pa rin ako sa'yo. Natanda ka na kumpara sa mga klase mo. Pero hindi mo kinahiya. Tayo? Para tayong mga palaboy. Kung saan abutan, doon nakatira. Makapagkuleyo ka pa nga. Naging working student. Nagkarkatos. Para lang makapag-aral. Nak. Pangalang ako sa'yo. Salamat, Tay. Tay, may sasabihin ako sa'yo. Ikaw, Tay. Ikaw ang inspirasyon ko. Kasi, kinaya mo. Kahit wala si Nanay, kinaya mo na itaguyod kami ni King. Kasama pa si Lola.
ay hindi ko ito madalas sinasabi sa'yo, pero idol kita. Solid tayo. All the way. Alam mo na matanda. Alam ko naman yun. At wala sa mukha mo. Tal, ayan natin na alak. Maglasing tayo sa tubig. Sige, tay. Ihi tayo ng ihi niya. Parang lola mo. Kaya lola kasi lagi umuupo doon sa init ng araw. Binabali sa usaw. Cheers, tay. Cheers. Chaser, tay. Ano na pag-usapan niyo ni Jenna tungkol dito? Ano sasabihin niyo sa mga kidnappers? Mabuti pa pumunta ka na ito. Pagpalitan na lang kita tungkol kay Angela. Nakakasapin ko yung mga polis para bigyan kayo ng proteksyon. Sa nangyayari ngayon, baka pati kayo ni Angela mga tamay. Tristan. May awa ang Diyos. Sa ngayon, gawin natin ang lahat para may uwi si Jessica na ligtas. Arthur, maglalabas ako ng 100 million pesos mula sa shares ko sa kumpanya. 100 million? Ang exact amount na hiningi sa akin ng mga kidnappers. I can't just approve that, Tristan. We need to consult the board. Papatay ng anak ko. And you expect me to get approval of the board? Supreme Pacific is suffering financially right now. Alam mo yan. We can't make big decisions just like that. Hindi ko priority ang Supreme Pacific ngayon. Nakapag-desisyon na ako. At hindi ko kailangan approval ng kahit na sino. Ba! Astig na ka! Talaga, tay? Ano yan? Mga disenyo ko yan, tay. Magpipresent kasi ako mamaya kay engineer ko mamaya eh. Galing, no? Yate yan, tay. Sport yacht. Tingnan mo. Nilagyan ko ng abang para sa isang third lang diving system. So, built-in na siya. Para yan sa mga mahilig mag-scuba. Scuba diving? O kaya snorkeling? O hindi na sila gagamit ng mga tangke sa likod. Yan na lang. May host lang yan dyan. Pwedeng pumunta yan ng mga 40, 60 feet. Doon sila mag-i-enjoy. Diving-diving sila doon. Okay ba, tay? Kaya mo talaga ko yan, ha? Ay, thank you. Wala kami naiintindihan ni tatay. Akala ko nga, duyan eh. Pwede na rin, tay. Duyan sa dagat. Lamunak, ngayon pala kinukongres na kita. Dahil tiwala ko na ma-approve yung mga design mong yan. Talaga, tay? Oo naman. Love you, tay. Thank you, ha? Pinapa... confident mo ko, tay. Siyempre. Ano ba gagawin mo? Ano ba't may susunugin mo? Anong susunugin? Magsisindi ako ng kandila. Kasi pagdadasal ko nung magtagumpay itong project ng papa ko. Ha? Kala ko naman eh. Ay, talaga? Eh, kung ganun na, join kami dyan. Okay, magdasal na tayo. Para the Lord. Magdasal na tayo. Ang ating panalangin. Susunugin ang lola. Susunugin. Tingnan na. Oo. Hoy, Waldo Del Mar! Clarissa, saan ang punta mo?
Eh, di kung saan ka pupunta? Pupunta ako sa trabaho. Sasama ka? O bakit? Ako din. Tanggap na ako sa trabaho. Ngayon na ako mag-uumpisa ng training sa boat builders. Office mate na kita? Ayaw mo. Eh, ba't pinag-apply mo pa ako doon? Joke. Congratulations! Ang bira ka talaga, oh. Hindi mo na pinantanan yung ilong ko, eh. Dahil nga dyan, mapipilitan pa akong ilibre ka. Ang bira. Talaga, eh, binigyan pa kita ng sama ng loob? Lagi naman, eh. Thank you, ah. Thank you sa trabaho. Dami yung sinasabi. Hello? Losado Residence? Sino po sila? Manang, si Ma'am Jenna mo to. Pakibigay yung telepono kay Tristan. Ay, Ma'am Jenna, good morning po. Wala na po si Sir Tristan. Nakaalis na po kanina pa. Saan nagpunta? Pinuntahan po si na Ma'am Arian sa ospital. Saang ospital ba yan? Kung hindi infection, ano yung dahilan ba't nagkalagnat yung anak ko? Well, sa statistics, hindi ka siguraduhan na kahit nagpa-transplant ng pasyente is gonna be out of danger. Sometimes, even if everything seems to match, strangely, the body rejects the organ. I don't want to sound hopeless here. It could be that it's the baby's immune system, or I hope it's any lesser condition causing the fever. Mr. Luzado, can I talk to you sa office? We just need to discuss our options. Nasaan si Tristan? Kanina ko po siya tinatawagan, hindi siya sumasagot. Nasaan siya? Oh, nandito ka naman pala. As if your situation is more critical than my daughter who has been kidnapped. I'm sorry. I'm sorry? Wala akong pasensya sa mga katulad mo! Jen, how dare you! Huwag mo nga ako ma-Ingles-Ingles! 8 months ka lang sa Amerika! Yes! Ikaw ang how dare you! Mas lalo ka na! Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi mo pinayagan si Cheska, na sana hindi kinidnap na anak ko! No! Napaka-insecure mo. Gustong-gusto mo na laging inuuna ang anak mo kesa sa anak ko! Yes! Huwag mo nga ako ma-yes no, yes no! Sausaw ka lang sa ilusyon ng pamangkin mo dahil pareho kayong mukhang pera! Maybe! Anong maybe? Maybe na tinitipid ko na nga yung sagot ko sa kakakudamo dahil baka magising ang apo ko. Maybe na ang tingin mo sa amin mukha kaming pera pero ikaw itong boba na hindi alam ang X ay katabi ng D at W. At maybe walang kwento sa'yo problema namin na may sakit sa puso ang apo ko kaya ini-issue mo na mas importante ang anak mo! Wala akong pakialam sa apo mo may factory defect! Uy! Bakit? Tama na yan! Ang dami mo nang nakain, ha? Mahiya ka naman! Pangalawa pa lang yun, ha? Parang madami. Hoy, alam mo kung hindi lang ako nahihiya. Hindi ako mapipilitang manlibre. Bihira to. Ano, ako na ngayon nahihiya. Dinala mo pa ako dito. Eh, bakit ba ako napasok sa trabaho nito? Sa tulong ko. Oo, sa tulong mo. Tapos ngayon, ang dami mong kinakain. Eh, tumulong ka pa. Alit din talaga yung pangangatwira mo. Sige na. Ayoko na. Busog na ako. Miss Bayad. Sa akin, Miss. Hindi maabot yung pangalawa. Miss, pwede bang palista na lang muna? Kulang eh. Ay, hindi pwede. Hindi ako tumatanggap ng palista. Grabe, libre. Walang pambayad. Nasa na tayo? Nasa level na ng magagancho? Eh, mukhang nakupitan niya ako eh. Ako na, magbabayad. Hindi mo naman sinabi sa akin yung palang magiging kalakaran natin ngayong araw na to. Yan. Lista-lista. May pambayad naman pala kayo. Tandaan nyo na lang po yung mukha na ito. Sa susunod na pumunta to, huwag niyo magbentahan. Hindi umahilig magbayad dyan eh. Hoy, magbabayad ako sa sweldo, no? Bayad? Wala ka talagang plano man libre. Kasi kanina pa lang, binibilang mo na yung kinakain ko. Kami mo sinasabi? Tumang! Anong kaguluhan na naman to, Jenna? Kaguluhan? Ako? Ako pa nang gugulo? Pumunta ako dito para ipaalala sa'yo na
tumatakbo ang oras at kailangan ka ng anak mo! Tapos yan, ito itong dalawa? Hindi mo kailangan paalala sa akin that Chess is in danger! Nang ginagawa ko lahat para mailig ka siya! Siguraduhin mo yan, Tristan. Dahil kapag ako nawala ng anak, maniningil ako! Sorry, Jenna. Maniwala ka man o hindi, naduturog yung puso ko sa nangyari kay Cheska. Cut the drama! Itaga mo sa bato! Kapag may nangyari sa anak ko, maniningil ako! Anak mo! Para sa anak ko! Now! You cut your hair! Kakalbuhin kita! Jenna! Hindi totoo ang tanong ko. Ano? Leave me alone! Wala ka namang pakialam sa akin, di ba? Lahat na lang si Arian! Siya naman ang mas importante, di ba? This is not about Arian or you! This is about Cheska! Pakiramdam ko mag-isa lang ako. Pakiramdam ko mag-isa lang ako nag-aalala para sa anak natin. Anak natin, please. Anak natin! Ito ang dahilan kung bakit pumunta ako dito ngayon.